strong. Hello mga kalaro, tara, laro tayo. Ang lalaroin natin ay ang Hasbro Megazord from the Mighty Morphin Power Rangers series. Okay, so nabudol ako. Na pabili ako ng Hasbro Megazord. Initially nung ni-release to, wala akong planong bilhin kasi nga hindi ako nagagandahan. Pero last month, nakakita ako sa Green Hills nito ng nakabuo siya ng Megazord. So I think ang ganda niya. Parang maganda naman yung proportion niya. So sabi ko not bad. Kasi lang ang bentahan sa Green Hills is nasa around 3.5. Ayun. So nabili ko to sa Toys R Us kanina. Naka-sale siya 20% off. So from 3,000 2,400 na lang sila as a set. Ayun. And then bihira na lang kasi makakita sa mall ng kumpleto, laging nawawala si Tyranno. So ginrab ko na yung chance para makabili. Kasi baka sa huli magsisi ako hindi ko binili to. So for this review, for this video, re-review natin yung itong tatlong pack na to. Titignan ko pa kung re-reviewin ko yung transformation niya kasi more of ano naman yun eh. Basic lang naman, madali lang naman. So I think re-reviewin lang natin siya as a robot, as a separate components. Yun, titignan natin kung maganda nga ba sila, worth it nga ba. Ayan yun. So tara, set free na natin sila. Ayan, malaya na sila. So sa mga pack, nakapack together si si Pterodactyl at saka si Mastodon. Okay, so nakaseparate si si Tyrannosaurus, kasama niya yung sword. Tapos magkasama yung legs si Sabertooth and si Triceratops. Okay? So let's start dun sa pinakapangit. Si Triceratops. As in ito siya. Ayan. So initial nung pagbukas ko, may weight naman sila kahit papano, kahit na may hollow yung mga plastic niya. And as you can see, hollow yung mga plastic niya. Ang napansin ko, may weight naman. They are made out of rubbery plastic. So parang magkahalong ABS at saka PVC yung plastic. So yung feel nung ano, alam niyo ba yung mga parang Happy Meal na mga plastic? Yun, ganun yung feel nila. Okay, so ito si ano, si Triceratops. So yan, rubbery plastic. Medyo kulang ng ano, decals. May nabibili naman yatang decals eh. So yun. So pwede niyong bilhin yun. As you can see, wala siyang tire. So hindi mo siya maro-roll. So yan. Medyo disappointing. Sana nilagyan nila ng ganun. Or sana hindi na nila nilagyan ng ganito. Para saan pa to, di ba? Para saan pa tong mold na to? Sana ganyan na lang, diretso na lang. So yun lang naman napansin ko. Parang para saan pa to. Okay? Next one is si Sabertooth. Okay, si Sabertooth. Isa siya sa mga pinakamagandang mold. Maganda yung proportion niya. Ang pangit lang talaga is kita yung mga hollow feet niya. Yung legs, hollow legs. Or anong tawag ba dyan? Limbs ba? Or what? So, yun. Pati yung tail. Ayun, rubbery plastic. Yan. So, yan. Yan lang siya. Okay? Yung iba, nakikita ko pinipintura nila. Ang ganda sana kung nakakolor to ng black ko. So, since marunong na ako magpintura ngayon, itatry kong pinturahan to. Pero, kailangan muna mag-aral mag-mask. Mag-masking. Okay, so, next one. Muna natin yung sword. Si Tyrannosaurus. Si Tyrannosaurus naman, I find him parang butike. Masyado siyang payat. Pero kasi ganun na yata ngayon yung ano eh. Ganun na yata yung proportion ngayon ng T-Rex eh. Kasi even sa anong tawag dito sa sock, ganito na rin siya kapayat eh. O yun, medyo payat siya, slim streamlines, parang payat. O yun. Yeah, hollow din yung likod niyo. Yun, pati yung buntot niyo. Yan. So wala siyang tingnan natin. Wala siyang missile sa bibig. So pag binuksan mo yung ay hindi meron, ayun oh, meron siyang missile, ayun, nakita pa rin. Katulad ng ano.
So yan, yan si T-Rex. Next one is si Mastodon. Medyo mabigat siya. Yan. Pero yun nga, ang nipis ng paa niya, yun yung napansin ko, ang nipis ng paa niya. So yeah, hindi siya katulad nung DX or nung SOC na medyo bulky siya. Yun. So missing din yung mga paint apps niya or yung sticker. So walang sticker dito. Sayang. Ayun. Pero yun nga, kung ano, I think meron nabibiling mga decals or I think stickers. So pag-isipan ko pa kung bibili ako nun. Hindi naman din kasi ako fan ng stickers eh. So, yun. So, ito naman si Pterodactyl. Andiyan dyan din yung Canon. Yung Canon kasama dun sa set nila, sa pack nila. So, yan. Yan siya. Medyo manipis. Manipis. Manipis yung plastic nito. Ayun. So, try natin i-combine. Pero ano ah, hindi ko na siya ano. Hindi ko na papakita yung tank mode. Diretso na tayo sa Megazord. Okay? So, ito try ko siyang i-buuin ng hindi binabasa yung manual. So, start natin dito kay Sabertooth. Taas lang natin. Yun, ang maganda rin pala dito, tight yung joints niya. Siguro dahil ano eh, rubbery yung material niya. So, may grip. Yun, so, okay na si Sabertooth. Then, next naman is si Triceratops. Dali lang naman ito eh. Ganun lang. Oops, kailangan mauna yun. Ayun, dahil nga rubbery ang mga plastic nila, madaling mag-warp. Oh. Tingnan yun, naka-warp na to. Oh. As you can see. So, next naman si T-Rex. Alam ko, ganito lang naman yun eh. Taas yung paa. Straighten lang yung paa. Ayun, kahit pa paano, kahit na yun. Medyo, kahit pa paano yung ibang part may ratchet joint. Okay. Buhay na ba natin yung ulo? Sige, mamaya na. Huli na lang. Lagay muna natin yung paa. So, tignan natin kung madali siyang ilagay. Okay, so madali lang naman siyang ilagay. Wala siyang yung tunog, pero yun nga, medyo maigpit naman siya. So, kailangan ko lang ng leverage. Yun. So, yun, wala siyang click. Pero maigpit naman yung kapit. So, yun. Ayan na, connect na siya. Adjust ko lang yung camera para mabuo natin yung bandang taas na part. Okay, so next naman is si Mastodon. I think tatanggalin lang natin to. So sana wala akong masira. Yun, so natatanggal naman siya. So merong clip doon. Focus. Focus lang natin ah. Yan, so may gagalaw. Yan, so may clip siya doon. Tapos meron siyang peg doon. Okay, so atras muna natin itong si... ano. Tapos, I think kung same lang naman to, so ano, dapat pwede itong straighten out, diba? Ano ba? Wait lang. Okay, so sa Mastodon, bubuksan nyo lang to. Yan. Ganyan. So hindi siya ganun kadali. Ang one thing na nahirapan ako is yung pagkakalock nito dito. As in, sobrang hirap kalasin. As in, parang mababali mo talaga yung ibang parts ng plastic. As in, sobrang, once na malock siya dito sa part na to, as in, sobrang kapit. So, I'm not sure kung meron talagang best way to remove it, pero grabe, sobrang higpit niya. So, anyway, so, to resume, diretso lang natin yung, okay, so, lagay, taas naman muna natin yung shoulders. Sumakit yung kamay ko dun, ha, daliri ko dun, ha, sa totoo lang. So, yan, straighten out natin. Yan. Tapos, yung kamay, I think, sorry, medyo magalaw na yung kamay ko. Ano bang magandang ano to? Ah, ito pa ganun. Yan, twist nyo pala. Papasok. So, para lumabas yung kamay. Sorry, ang galaw ko. Tama ba yan? Mukhang parang pangit ah. Diba baliktad ba yung pagkakagawa ko ng pagkaka-assemble nito? Pa ganito ba? No. Wait lang ah, guys. So yeah, ganyan siya. Kaya medyo nalito ako kasi nakalabas to. So parang feeling ko mali. So let's do it sa kabilang side. So kailangan lang natin straighten out tong block na to. Yun, okay. So nakalabas talaga yung paa. Isang paa, yung foot ni Mastodon. Okay, so yan, lagay na natin siya sa likod. Baba muna natin to.
Ayun. Sabi ko madali lang buuin si ano eh. Si Megazord, biglang pinahirapan ako. Okay, then ilalak lang natin siya doon. Yun. Okay, so dahil parang rubbery yung plastic nila, walang click talaga. More of talagang pumapasok lang siya doon sa mga connection niya. So, yun. What's next? Okay, next one is si... Tabi muna natin to. Sub ka doon. Taas natin to. Yun. Tanggalin lang natin yung Canon. Okay, ito. Then, una ba yung ulo niya? Una yung ulo, tapos yan. Ubaliktad. Ganyan ba? I think una yung ulo. Hindi kasi nagbabasa ng manual eh. No? Then, lagay lang natin yung ano. Ah, hindi. I-ano muna natin to. Labas muna natin yung... Bawa muna natin yung ulo ni T-Rex. Yan! Then, clip na natin to. Meron siyang clip doon. Tsaka doon sa baba. So may peg, may clip. Okay, so connect lang natin. Sana may pag-cooperate to sa akin. Yun. Actually, to, sa totoo lang, madali lang talaga siya. Ayan, nahirapan lang talaga ako doon sa ano. Doon sa mamot. Kay Mastodon. Okay, so nakalimutan ko pala ilagay ito. Itong Canon niya sa likod. So, lagay lang din natin yung Canon. Ayan. So, lagay natin yung Canon. Madali lang siya lang ilagay. Ayan o. True friction lang yung connection nila eh. Yun. Dahil nga, like I've said, rubberized lang din yung ano niya. So, ayan o. Ang ganda ng itsura ni Megazord. Oh, yun, di ba? I think kung sigurong pinak nila to as Megazord, mas ma-attract yung mga taong bumili. Oo. Kasi ako, nung una ko itong nakita, hindi talaga ako nagagandahan. As in, sabi ko, hindi maganda to. It turns out, okay naman pala siya. As in, it's a decent Megazord. Okay? So, ayan na siya with the sword and the Mastodon shield. Yeah, so ayan. For the articulation, meron siya sa shoulders. Meron din siya sa elbow. Pwede din sa wrist because sa transformation. Sa thigh niya, meron din. I think knee wala. Wala sa knee. Sa head, wala rin. Sa waist, meron. You just have to move this one. Ayan. So, ayan. Yan na si Megazord. Final thoughts, guys. Is it worth it? Kumukuha niyo siya ng 2,000 to 2,500 pesos. It's a good robot to play with. Lalo na kung i-share niyo siya with your kids. Matutuwa sila. Pwedeng paglaro-laruan 'to ng mga bata. Mukhang matibay siya. Akala niyo lang manipis yung plastic. It's made out of rubbery plastic. Parang Happy Meal, pero hindi Happy Meal, mas mataas na level ng plastic ng Happy Meal. Yun, parang ganun. Meron din siyang bigat kung tutuusin. Mas ang strong point nitong toy na to is yung Megazord. More than yung individual dino or yung mga animal ano niya, counterpart niya. Okay, so yun. Worth it siya kung nasa 2,000 to 2,500 pesos. 3,000, medyo expensive na yun. I'll rather spend my money, save my money, maghanap na lang ako ng DX na Megazord or kaya yung ano, yung Legacy. Yung Legacy 'yon mas worth pang kunin 'yon kaysa gumastos ka dito. Pero yun nga, kung mga 2,000 pwede, not bad. Maganda siya sa display case. Pag nakita mo siya kaagad, uy, Power Rangers. Ganun kaagad ang makikita mo eh. Ganun talaga maano mo eh, masasabi mo. Maganda yung proportion niya. Yun nga, hindi naman tinipid sa... Yeah, tinipid sa plastic, pero hindi mo siya mafe-feel na tinipid once na nahawakan mo siya personally. O yun. Mas gaganda siya kung ano, kung bibili ka ng decals or stickers, or kung marunong kang mag-paint. Yun, isa pa palang point nun, pwede mo siyang i-customize. I think kung marunong kang magpintura, marunong kang mag-print ng stickers, mas mapapaganda mo pa tong laruan na to. Ayun. Highly playable siya, as in matutuwa yung mga bata dito. 'Yon.
And Megazord siya. Yun, yun pa lang strong point. Megazord siya. It's a must have na kung fan kayo ng Power Rangers or Super Sentai. Okay? I think that's it for the Hasbro Megazord. Till next time. Bye-bye.